Welcome back mga ading! Isa na namang good news para sa Pilipinas at bad news para sa China. Pero bago natin alamin kung bakit, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga video. Ang grupo ay binubuo ng isang super carrier, 6 na frigates at destroyer, isang super submarine, 2 naval support ship, at sakay ng super carrier ang 18 F-35 6th generation fighter jets at 14 na naval helicopters. At sa 18 F-35 mga ading, 10 dito ay mula sa Amerika. Kabilang din ang halos 300 US Marines at naval personnel sakay ng super carrier. Bukod pa ang isang US missile guided destroyer na magsisilbing escort ng super carrier. Ito ay makasaysayan sa naval group ng mga Briton. Dahil sa unang pagkakataon sa halos 4 na dekada ay muling maglalayag ang British Royal Navy sa iba't ibang mga bansa. Ito pa mga ading, ang pangunahing layunin ng British Royal Navy ay maglayag sa South China Sea upang ipakita sa China na ang bahagi ng karagatang ito ay hindi nila pag-aari at sino mang bansa ay malayang maglayag dito. Isa rin itong pagpapakita ng puwersa at suporta sa Pilipinas na kaalyado ng maraming bansa sa mundo. Abangan natin sa mga susunod na mga araw ang update sa paglalayag ng HMS Queen Elizabeth at ang carrier strike group nila. Panoorin natin mga ading ang ilan sa mga video clips ng pag-depart ng carrier strike group HMS Queen Elizabeth.